Magandang araw! Halina't tuklasin natin ang nilalaman ng Module 10. Sa module na ito, ating tatalakayin ang mga batas, patakaran, at programang pangkaularan sa sektor ng pagsasaka. Sa pagtalakay ng aralin, ating matatamo ang MELT No. 4, na bibigyang halaga ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa sektor ng agrikultura, industriya ng agrikultura, pangiisda at pagugubat. Sa module na ito, inaasahang matutunan mo ang sumusunod. Una, na isa-isa ang mga batas, patakaran at programa ng pamahalaan upang mapalakas ang sektor ng pagsasaka. Ikalawa, naunawaan ang kahalagahan ng mga batas, patakaran at programa upang masiguro ang kaayusan ng sektor ng pagsasaka. Ikatlo, nasuri ang mga batas, patakaran at programang pangkaularan sa sektor ng pagsasaka. Tara na! Ating subukin ang iyong kaalaman sa paksang ito. Sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. Bigyang pansin ang mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at alamin ang sagot sa module na ito. Bilugan ang letra ng wastong sagot. Unang katanungan, sistemang torrent sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang mga titulo ng lupa ay pinatalang lahat. A. Land Registration Act ng 1902. B. Agricultural Land Reform Code. C. Public Land Act ng 1902. D. Atas ng Pangulo bilang 27. Ikalawang katanungan, batas na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamayari ng lupang sinasaka. A. Land Registration Act ng 1902. B. Agricultural Land Reform Code. C. Public Land Act ng 1902. D. Atas ng Pangulo bilang 27. Ikatlong katanungan, sa ilalim ng batas na ito, na itatag ang NARA o National Resettlement and Rehabilitation Administration na nangangasiwa ng pamamahagi ng lupain para sa mga rebelding nagbalik loob sa pamahalaan. A. Land Registration Act ng 1902. B. Agricultural Land Reform Code. C. Batas Republika bilang 1160. D. Atas ng Pangulo bilang 27. Kaapat, alin sa programa ng pamahalaan ang hindi kabilang sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program 2003, na naglalayong maiangat ang kaligayang pangkabuhayan ng mga magsasaka? A. Pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa mga magsasaka. B. Pagtatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. C. Kalahi o kapit-bisig laban sa kahirapan program reform zones. D. Ang mga magsasaka ay binigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektaryang lupa. Ikalima, inaprubahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9700 noong Agosto 7, 2009. Ano ang pangunahing layunin ng batas na ito? A. Ang mabigyan ng proteksyon ng mga magsasaka laban sa pang-aabuso. B. Ang mga magsasaka ay binigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektaryang lupa. C. Ang makaalpas ang mga manggagawa sa pandaraya ng may-ari ng lupa. D. Ang pagpapalawig ng karagdagang 5 taon sa implementasyon ng CARP. Narito ang tamang kasagutan para sa paunang pagsubok. Number 1A, 2B, 3A, 4C, 5A. Natapos na natin ang paunang pagsubok. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 25 segundo para sagutan ang ating balik-aral. Dahilan o epekto? Alamin ko ang bawat pahayag ay dahilan o epekto ng suliranin na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Isulat lamang ang letra D para sa dahilan at E kung ito ay epekto. Narito ang tamang kasagutan. Number 1, dahilan. Number 2, epekto. 3, epekto. 4, dahilan. 5, dahilan. Magaling at natandaan ang mga nakaraang aralin. Excited na ba kayo sa karagdagang kaalaman? Halina't pag-aralan ang mga batas, patakaran at programang pangkaularan sa sektor ng pagsasaka.
Ang pagsasaka ay isang mahalagang sektor na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan upang makaagapay sa pambansang kaunlaran. Ang mga batas, patakaran at programa ay naglalayong mapalakas ang sektor ng pagsasaka. Mga batas, patakaran at programang pangkaunlaran sa sektor ng pagsasaka. Law Registration Act ng 1902. Ito ay sistemang torrents sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang mga titulo ng lupa ay pinatalang lahat. Public Land Act ng 1902. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng higit sa 16 na hektaryang lupain. Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob dito ang pagtatatag sa National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA na pangunahing nangangasiwa sa pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebelde nagbalik loob sa pamahalaan at ang mga pamilyang walang lupa. Batas Republika bilang 1190 ng 1954. Ito ay batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Agricultural Land Reform Code. Ito ay simula ng isang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto, 1963. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang tinuturing na tunay na may-ari nito. Kabilang din sa inalis ng batas ang sistemang kasama. Ang pagbili ng pamahalaan sa mga lupang tinatamna ng mga magsasaka sa paraang hulugan at katulad ng presyong ipinayad ng pamahalaan sa may-ari ng lupa. Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972. Itinadhana ng kautusan na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Atas ng Pangulo bilang 27. Kaalinsabay ng atas ng Pangulo bilang 2 ay pinatutupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa tanikala ng kahirapan at pagkakaloob ng mga lupang pansakahan. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamna ng palay at mais. Hindi kasama rito ang malalawak na lupain na tinatamna ng niyog, tubo, pinya at iba pang pananim. Ang mga magsasaka ay binigyan ng pagkakataong magmamay-ari ng lupang bubungkalin, 5 hektarya ng lupa kung walang patubig at 3 hektarya ng lupa kapag may patubig. Batas Republika bilang 6657 ng 1988, kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law na inaprobahan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong 10 ng Hunyo, 1988. Ipinasailalim ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CAR. Pinamamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural, anuman ang tanib ito sa mga walang lupang magsasaka. May hangganan ang matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Sila ay makapagtira ng di hihigit sa 5 hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay isasagawa sa loob ng 10 taon. Hindi sakop ng CARP ang ginagamit bilang liwasan at parke, mga gubat at reforestation area, tanggulang pambansa, paaralan, simbahan, templo, watershed at iba pa. Ang pagbabayad sa lupa ng pamahalaan sa mga may-ari ay sinasagawa sa iba't ibang paraan. Maaring magbayad ng salapi ng ilang porsyento at ang ilang bahagi ay sa panagot o bans ng pamahalaan. Ang lupaing higit sa 50 hektarya ay binabayaran ng 25% na salapi. Ang natitirang bahagi ay bans ng pamahalaan. Isa pang paraan ay pagbibigay ng kredito sa buwis na binabayaran ng may-ari ng lupa. Republic Act 9700. Ang programa ukol sa CARP ay natapos noong Hunyo 15, 2009, ngunit marami pa ring agrikultural na sakop ng programa ang hindi na ipamahagi sa mga magsasaka. Pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Agosto 7, 2009.
Batas na nagpapalawig sa CARP ng karagdagang 5 taon para sa pagsasakatuparan ng programa. The Passover. May 300 milyong piso ang inilaan ng ahensya sa pagpapatupad nito. Ang 300 milyong pondo ay mula sa dating pondo na dapat ay nakalaan sa Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program at sa mga pondong hindi nagamit ng iba't ibang sangay ng DAR Support Services Office. Ang proyekto ay binuo bilang tugon sa Bayanihan 2 Hilas 1 Act o Republic Act 11469 na nag-aatas sa mga sangay ng pamahalaan na magkaloob ng malawakang tulong at serbisyo, protektahan at isulong ang kapakanan ng mga tao sa panahon ng pandemya. Sagipsaka Act o Republic Act 11321, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 17, 2019. Sa ilalim ng Republic Act No. 11321 o Sagipsaka Act, inaatasan ng gobyerno ang pagbuo ng Farmer at Fisher Fork Enterprise Program. Nakapaloob sa bagong batas ang pagbibigay ng pamahalaan ng modernong teknolohiya sa pagsasaka at pangingisda maging sa pagnenegosyo. Shore Aid Program. Inilunsad ang Department of Agriculture kasama ng Land Bank of the Philippines ang Shore Aid o Survival and Recovery Assistance Program para sa mga rice farmers. Sa pamamagitan ng programa, lahat ng magsasaka na naapektuhan ng rice tariffication ay maaaring makautang ng 15,000 piso na may zero interest, no collateral at maaaring bayaran sa loob ng 8 taon. Batay sa CARP 2003, patuloy na isinasagawa ang sumusunod upang maisakatuparan ang layunin ng pamahalaan na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan at mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka. Pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa magsasaka, pagtatayo ng gulayan para sa magsasaka, at pagkakaloob ng scholarship sa mga anak na magsasaka, at kalahi agrarian reform zones. Ayon sa Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, Chapter 10, Section 40, ang retirees at agricultural graduates ay kabilang sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. 1988 pa ang batas kaya hindi na bago ang pagsasama sa retirees at agriculture graduates sa mga benepisyaryo ng CARP. Pinagtibay din ng DAR Administrative Order No. 3, Series of 2020, Section 2, na nilagdaan ni Secretary John Castrillones ang pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong graduate ng kursong agriculture. Ano-ano ang mga kinakailangang dokumento sa pag-a-apply sa ilalim ng Administrative Order No. 3, Series of 2020? Napunan at kompleto ang impormasyon sa aplikasyon, katunayan ng pagkakakilanlan, letter of intent ng aplikante na nagpapahayag ng interes na maging isang awardee ng lupang pang-agrikultura, notaryadong sertipiko ng registrar ng institusyong pang-edukasyon na nagsasaad na ang aplikante ay tunay na nagtapos ng 4 na taong kurso sa agrikultura, agriculture engineering, forestry, forest engineering o may kaugnay na kurso sa larangan nito. Nalaman na natin ang mga batas, patakaran at programang pangkaularan sa sektor ng pagsasaka. Ngayon, may mga gawain na dapat nating sagutan. Gawain A, remember me, una ng talahan na yan. Pagkatapos mong basahin ang aralin, alamin kung anong programa, batas at patakaran ang tinutukoy sa bawat bilang. 25 segundo lamang ang nakalaan para sa inyong pagsagot. Job well done! Tayo na sa ikalawang gawain. Muli, 25 segundo para sa pagsagot. Gawain B. Kasama, kasali, kabahagi. Lagyan ng check kung ang nakasulat sa bawat bilang ay kasama sa mga benepisyaryo o lupaing sakop ng CARP at X naman kung hindi. Tapos na natin sagutan ang mga gawain. Ang susunod ay ating paglalahat. Dugtungan lamang ang pahayag na ito. 15 segundo para sa inyong pagsagot.
naunawaan na ang kahalagahan ng mga batas, patakaran at programa upang masiguro ang kaayusan ng sektor ng pagsasaka. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang isang balita. 25 segundo para sa inyong pagbabasa. Narito ang mga gabay na tanong. Isulat ang sagot sa loob lamang ng 25 segundo. Number 1. Ano ang iyong nararamdaman habang binabasa ang balita? Number 2. Paano makakatulong sa kalagayan ng magsasaka ang pagkakaloob ng Certificates of Land Ownership Award? And number 3. Bilang isang mamamayan, sa paanong paraan ka makakatulong upang maiangat ang pamumuhay ng mga magsasaka? Ayan, alam kong lahat kayo ay may magandang sagot sa lahat ng katanungan. Maaari na nating sagutan ang panapos na pagsusulit. Galingan mo, mayroon ka lamang 25 segundo para sa pagsagot. Sigurado ako nakakuha ka ng tamang sagot. Congratulations! Wow! Tapos na natin ang Module 10. Salamat! Hanggang sa muling pag-aaral!